Mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakatakot, at mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamokski TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Hindi mapakali si Art habang hinihintay niyang dumating ang kanyang kliyente. Isa siyang ahente ng bahay. Daang milyon ang halaga ng bahay na kinatatayuan niya. Kaya kung bibili ng kliyente ang bahay na inaalok niya, ay malaking komisyon ang makukuha niya. Nang tumunog ang doorbell, ay patakbo niyang binuksan ang pinto. Mr. and Mrs. Ponsalan, pasok po kayo, bungad niya sa mag-asawa. Hindi maiwasan ni Art ang mapangisi nang makita ang anyo ng mag-asawa. Baka sa suot ng mga ito ang karangyaan. Hindi rin nakaligtas sa kanyang paningin ang magarang kotse na nakaparada sa tapat ng bahay. Halos nakikinita niya na ang daang libo nakikitain niya kapag nagustuhan ng mga ito ang bahay. Malaki ang ngiti ng mag-asawa habang papasok sa bahay. Bakas sa mukha ng mga ito ang malaking paghanga habang inililibot ng mga ito ang tingin sa loob. Han, ang ganda rito! Tuwang-tuwang komento ni Mrs. Ponsalan. Mabuti naman at nagustuhan mo, Mrs. Ponsalan. Bakit hindi natin libutin ang buong bahay para makita po ninyong bawat sulok ng bahay? Nakangiting alok niya. Sunod-sunod na tango naman ang isinagot ng mag-asawa. Halatang sabik din ang mga ito na makita ang buong bahay. Magsimula ho tayo sa ikatlong palapag kung saan natin makikita ang rooftop garden. Yun ang pinakasikat na atraksyon ng bahay na ito. Aniya, bago nagpatiuna sa pag-akyat. Ngunit nakakailang hakbang pa lamang siya nang muling tumunog ang doorbell. Nagtataka man ay bumaling siya sa mag-asawa. Mauna na po kayo sa itaas. Susunod ako. Titingnan ko lang po kung sinong nasa pintuan. Aniya. May sinabi pa si Mr. Ponsalan. Ngunit hindi niya na iyon tuluyang naunawaan dahil mabilis na siyang nakababa ng hagdan. Irritable niyang binuksan ang pinto. Naiinis siya dahil may umiistorbo sa pag-iestima niya sa kanyang mga kliyente. Isang matandang lalaki ang napagbuksan niya ng pinto. Nakasuot ito ng isang simpleng t-shirt at short lamang. Bakit po kayo nandito? Taas kilay na usisa niya sa matanda. Hindi bata, ibinibenta ang bahay na ito? Gusto ko kasing... May mga kliyente na sa loob na tumitingin ng bahay. Sa tingin ko, ay bibilhin na nila ang bahay. Putol niya sa sinasabi na matanda. Alam ko iyo, gusto ko rin makita ang bahay kasi... Umalis na ho kayo dahil nakaistorbo kayo. Muli niyang putol sa anumang sasabihin ng matanda sa kanya. Pinukol niya pa ito ng isang nanonuring tingin. Daang milyon ang alaga ng bahay na ito. Sa suot niyo pa lang, eh sigurado ako na hindi niyo kaya ang presyo. Supladong bulalas niya bago ito pinagbagsakan ng pinto. Inilak niya pa iyon mula sa loob para masiguro na hindi na ito magpipilit na pumasok pa. Samantala, binalikan niya ang mag-asawa. Naabutan niya ang dalawa ng mga hamanga sa magandang hardin sa itaas ng bahay. Puro papuri lamang ang naririnig niya sa mag-asawa nang ilibot niya pa ito sa ibang parte ng bahay. Kaya naman hindi pa sila tapos maglilibot ay alam na ni Art na hindi pa lalampasin ang mag-asawa ang pagkakataon na mabili ang bahay. Noong una, akala ko masyadong mahal yung bahay. Pero ngayon nakapasok na kami, napakaganda pala talaga. Kaya mahal, natutuwang komento ni Mr. Ponsalan. Perpekto ang bahay na ito para sa pamilya namin. Nakangiting wika naman ni Mrs. Ponsalan sa kanya. Halos mapasigaw siya sa tuwa nang marinig ang naging desisyon ng mag-asawa. Art, nais namin bilhin ng bahay. Pero bago yun, gusto sana namin na makita rin ng papa ko ang bahay. Kasi siyang magbibigay sa amin ng pambayad bilang regalo niya sa amin. Kapag nagustuhan ni papa ang bahay, kahit ngayon din ay pepirma kami ng kontrata. Wika ng lalaking Ponsalan. Isang malaking ngiti ang pumaskil sa labi ni Art
Walang problema. Nasaan ba ang papa niyo po? Tanong niya sa dalawa. Kumunot ang noo ng babae. Hindi ko nga alam eh. Akala ko kanina, siya na yung nagdoorbell. Pero bumalik ka naman nang walang kasama. Sandali nga lang, tatawagin ko lamang ha. Tugon ito. May bumundol na kaba sa dibdib ni Art. Hindi naman siguro yun na matandang lalaki kanina, hindi ba? Hindi naman ito mukhang marangya kagaya na mag-asawa. Papa, nasan ka na po? Kanina ka pa namin iniintay. Wika ng babae sa cellphone. Ano? Hindi ka pinapasok? Gulat ng babae sa kausap sa telepono. Nagmamadaling binuksan ni Art ang pinto ng bahay. Doon ay nakatayo ang matanda kanina. Hawak ang cellphone nito, matalim ang tingin sa kanya. Dali-dali itong pumasok sa loob ng bahay. Pasensya ka na anak. Alam ko na gusto mo ang bahay. Pero ayaw ko na gawa ng paborang mayabang na lalaking yan. Nilalait-lait ba naman ako niyang kanina? Kasi wala raw akong pambili ng ganitong bahay. Dire-diretsyong kwento ng matanda. Si Art naman ay tigagal na nakatingin lamang sa tatlo sa sobrang pagkapahiya. Nang mga oras na yun ay nais niya na lamang nalamunin siya ng lupa. Hindi niya inasahan ang matandang pinaalis niya kanina ang siya palang magbibigay ng pambayad sa mag-asawang kausap niya. Baka naman po pwede nating pag-usapan pa po. Nahautal na pakiusap niya. Subalit pawang nadidismay ang tingin ng pinukol sa kanya na mag-asawa bago na iling na lumabas ng bahay ang mga ito. Iho, ang trabaho mo ay hanapan ng magandang bahay ang mga kliyente mo. Hindi kasama roon na sukatin mo ang pagkatao nila. Naiiling na payo pa ng matanda bago ito tuloy ang umalis. Naiwan si Art na nag-iisa sa loob ng bahay at tulala. Labis-labis ang panghinayang niya nang dahil sa pangusga niya. Pera na ay naging bato pa. Samantala, humanap na lamang ang mag-asawa ng bahay na makukuha at nakakuha sila na mas maganda pa kaysa sa unang bahay na nakita nila. Higit pa doon ay sobrang bait din na nag-asikaso sa kanila at hindi tumitingin sa itsura ng kanyang kliyente. Kayo, ano pong masasabi nyo sa maigsing kwento natin ngayon at kung anong aral po ang mga natutunan nyo? Maaari nyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.